Chapter 9. Pasensya na po. Tinanghali ako ng gising. Paumanhin ni Elsa nang bumaba siya kinabukasan at takayin siya ni Doña Carmen patungo sa komedor. Nakita niya nakahain na sa mesa ang tanghalian. Naku, nakakahiya po sa inyo. Malamig ang gabi at masarap matulog. Ako may tinanghali ng gising pero duda akong natulog ka. Malamang na gumawa ka ng kwento, hindi ba iha? Bahagya siyang tumango. Alas 4 na po ako nang huminto. Naupo siya sa silyang itinuro ng donya sa may kanang bahagi nito. Tama ako sa hinala kung magkakaroon ka ng inspirasyon dito. Pagkaway tinitigan siya nito ng matagal. Kumunot ang noo. Bakit tila namumugto yata ang mga mata mo, iha? Umiyak ka ba? She blinked and umiling. Hindi po, Doña Carmen. Sanhi lamang na pagkakapuyat to. Mataman siyang tinitigan ito. Iniwas niya ang mga mata at naglagay ng pagkain sa pinggan. Wala po ba si Don Arturo? At si Drake? Inilayo niya sa sarili ang usapan. Kausap ni Arturo ang mga taga-syenda upang isaayos ang ilang dapat ayusin para sa kasal ni na Drake at Clarissa. Sa mismong hardin ng mansyon gaganapin ang kasal at karamihan sa mga tauhan ay abala sa paghahanda ng mga gagamiting kawayan sa paglilitsyon. Ganon din ang pagtatayo ng makeshift altar. Si Drake naman inigtungo sa bahay ng marriage celebrant. A garden wedding? She exclaimed. Sinisikap ligyan ng buhay ang tinig. Hindi niya gustong bigyan daan ang pait na nararamdaman. How romantic! At mapalad si Clarissa. Natawa naman si Doña Carmen. Mapalad din ang aking apo kay Clarissa. Mabait, maganda at masunuring bata si Clarissa. So anong plano mo ngayon, iha? Magsusulat ka ba maghapon? Hindi na ho. Hindi na ho umulan ng malakas kagabi. Marahil ay madadaanan ang tulay. Gusto ko sana magpatuloy na sa pagbabiyahe patungo Santa Maria. Bakit hindi mo muna ipagpaliban, iha? Isang linggo na lang at kasal na ng apo ko, Elsa. Patuloy ng donya. Umaasa akong dadalo ka sa kasal. Salamat po, Doña Carmen, pero kailangan ko makabalik sa Maynila kaagad. Wika niya sa desididong tinig. Hindi niya kayang saksihan ang pagkawala ng lalaki na titiyak niyang iniibig din niya. Napahaba na ho ang pananatili ko rito sa ibaan ng ilang araw at kailangan ko pang matapos ang ginagawa ko. Napabuntong hiningaan donya nang may paghihinayang. Kung hindi na bakit ang mapipigil? Ginagap niya ang kamay nito at masuyong umiti. Marami pong salamat sa pag-anyayan niyo sa akin dito. Kung ako lang, gusto ko manatili ng matagal. Pero may deadline po akong hinahabol. Nakakaunawa namang tumango ang matandang babae. Kung sakaling nasa Santa Maria ka pa, sa araw ng kasal ni Drake ay dumaan ka dito, iha. At ang sana'y sasabihin niya ay hindi na niya naiusal nang matalawan si Clarissa na papasok sa dining room. Hi! She was smiling at her. Then she bent and kissed the old woman's cheek. Halika, Clarissa, at saluhan mo kami ni Elsa sa pagkain. Naupo ito sa tabi ni Elsa. Sayang at hindi pa rin gustong sumikat ng araw. She started gaily. Di sana maipapasyal ka namin ni Drake sa paligid ng asyenda. Natitiyak kung magkakaroon ka ng inspirasyon para sa panibagong nobelang maisasadula sa telebisyon. Tila may patalim na humiwa sa dibdib niya. Walang pagkukunwari ang ngiti at pagiging palakaibigan nito. How could anyone want to hurt this woman? Lalo nang tumindi ang guilt niya sa namamagitan sa kanila ni Drake. Clarissa went on animatedly. At sa tingin ko, ang magandang title ng nobelang gagawin mo ay The Duke and Me. Gosh, what do you think? Hindi niya mapigilan ang ngiti. I'm sorry, but that was already taken. That title. Ow! Clarissa looked disappointed. Perhaps we can come up with a good one.
Yeah, she said, really. Pero uuwi na ngayon sa Santa Maria si Elsa, apo. Imporma ni Doña Carmen. Nahinto sa paglalagay ng pagkain sa pinggan niya si Clarissa at nag-angat ng mukha sa kanya. You're leaving? Disappointment was all over her face. Why? Akala ko ba'y magtatagal ka pa? Bumaba ng tiyak ang tubig sa tulay, Clarissa. A small smile was on her lips. Sa ibang pagkakataon, hinanaisin niya maging magkaibigan sila ng babaeng to. I wish you'd stay for a few more days. Wika ni Clarissa. Nahihimigan ni Elsa ang depression sa tinig nito na ipinagtataka naman niya. Binalingan nito si Doña Carmen. Hindi niyo ba siya inimbitahan sa kasal namin ni Drake, Lola? Inunahan niya sa pagsagot ng matanda. Gustuhin ko man hindi maaari, Clarissa. Naipaliwanag ko na kay Doña Carmen kung bakit kailangan ko makaalis na ngayon. At gusto ko na rin samantalahin ng pagkakataong magpasalamat sa maganda ninyong pagtanggap sa akin. Bakit hindi mo hintayin si Drake, iha? Wika ng matanda. Hindi na po, Doña Carmen. Nakapagpaalam na naman po ako sa kanya kahapon. Gusto kong samantalahin ang pagbuti ng panahon upang makatawid sa tulay. Hayaan mo. At patatawagan na lang kita sa cellphone mo sa sandaling dumating siya. I'm sure my grandson knows your number. Malamang pong alam niya dahil tinignan niyang lahat ang mga gamit ko nung gabing naaksidente ako. Pagkatapos niyang kumain, ay inayos na ni Elsa ang mga gamit. At pagkatapos ay bumaba at tinungon ang nakaparadang sasakyan, inatid siya sa labas ng dalawang babae. Kayo na po ang bahala magsabi kay Don Arturo. Bili niya at pagkatapos ay pinandar na ang sasakyan palabas sa garahe. Mula sa side view mirror, ay natanong niya malungkot na kumuway si Clarissa. Hindi niya yun maintindihan. It wasn't as if they were really that close. And she sighed. Sinikap niyang alisin sa isip ang mga natividad. Ilang sandali pa'y nasa daan na siya palabas ng ibaan. Makalipas ng kalahating oras, ay tinatawid na niya ang tulay na ng tubig ay hanggang sakong na lang. May mangilan-ngilang sasakyan siyang nakakasabay. Nasa kabila siya ng tulay, nang makarinig ng sunod-sunod na busina. Bahagyan ng tiningala ang rearview mirror at ipinagpatuli ang pagmamaneho. Nagulat pa siya nang makita ang pagtapat ng sasakyan ni Drake sa kanang bahagi niya at sininyasan siyang itabi niya sa daan ng kanyang sasakyan. Hindi naman niya gustong huminto. Pahirapan lang niya ang sarili. Pero natitiyak na susundan siya ni Drake kahit hanggang sa bahay ng lola niya sa Santa Maria. Minabuti niyang ihinto sa tabi ang sasakyan niya at pagkatapos ay bumaba. Isinandal niya ang sarili sa pinto ng kanyang sasakyan habang hinihintay ang pagparada nito sa likuran ng sasakyan niya at ang pagbaba. Humakbang to palapit sa kanya, subalit mabilis niyang inawat. Don't! Drake, please! Hanggang dyan ka na lang. Itinulos ito sa pagkakalayo sa tabi ng malaking four-wheel drive. You didn't even say goodbye. Ako sa naman ito. She looked at his tormented face. Leave me in peace, Drake. Nakikiusap ako. I love you, Elsa. As I have never loved a woman before. She sucked in painful breath. Kailan pa naging masakit pakinggan ang paghahayag ng pag-ibig ng isang iniibig? That said, wika niya sa baliwalang tinig. Sinisikap itaas ang mukha nito. Because I don't feel the way you do. Kaya hayaan mo na lang ako umalis, Drake. Maraming panahon ang nawala sa akin. At ayokong madimanda dahil hindi ako tumupad sa kontrata. Nagsisinungaling ka, Elsa. Hindi yan ang nararamdaman ko mula sa iyo at lalong hindi yan ang nakikita ko sa mukha mo. Naghihirap ka rin tulad ko. How arrogant! She faked a sneer. Go home, Drake. Nagsasayang lang tayo ng panahon. Inaabala mo rin lang ako. Pagkasabi niyon ay muli niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Gusto kong ipaglaban ang damdamin ko sa iyo, Elsa. Habang hindi pa huli ang lahat. Pero hindi ko magagawa yun ang nag-iisa. Kung hindi mo aaminin sa akin ang damdamin mo.
nilingon niya to. She smiled at him, a kind of smile that broke his heart. Goodbye, Drake. Pumapasok siya sa kotse nang marinig niya ang sigaw nito na sandaling ikinatigil niya. I owe you a wish, Elsa! Say it now! Anything you wish for, it will be granted. Kahit ang inaakala mong imposible kong gawin. There was a desperation in his voice and a solitary tear made its way down to Elsa's cheek. Pumasok na siya sa loob ng kotse bago pa siya ipagkanulo ng kanyang damdamin. Samantala, send in the next patient, Maria. Ani Jake sa intercom nang makalabas ang pasyente. Hindi pa halos lumalapat ang pinto ng silid ay muli itong bumukas. Good morning, Jake. And he frowned. Then he tensed. What are you doing here, Clarice? A soft smile curved her lips. Naupo ito sa harapan ng mesa niya. You are the only one who calls me Clarice. Kahit nung maliliit pa tayo. If this is a social visit, please. Sumeryoso ang tinig niya. Wala akong panahon, Clarice. Maraming pasyente sa labas. Nagpalista at pumila ako, Jake. I can't indulge any of your dreams and caprices now, Clarissa. May mga taong may sakit na kanina pa na nasa labas. At muli niyang pinindot ng intercom. Marina, saan ang kasunod na pasyente? Si Ma'am Clarissa po ang kasunod, Doc. Isang oras na po siya rito sa labas. He looked at her. She wasn't smiling, but her eyes sparkled in triumph. Kasama mo ba si Jake? Tanong niya sa formal na tinig. Umiling ito. Sa palagay mo ba ipipila si Jake kung kasama ko siya? Defeated, he looked at her. Eh ang mami mo? Umiling ulit ito. And he almost groaned. So ano bang ipinunta mo dito, Clarice? I hate it when you use that tone to me, Jake. And she sighed then. I am having this terrible pain in my heart. Napatayong bigla si Jake. Bakit hindi mo agad sinabi? Mabilis siyang umikot sa kinuupan nito. And why the hell Jake wasn't with you? Hinawakan niya ito sa braso at inilalayan patungo sa examination bed. Mahiga ka, titingnan kita. Sabalit hindi tumitinag sa tabi ng Germany si Clarissa. Her sad eyes were on him. Hinawin ito ang stethoscope na akma niyang ilalagay sa dibdib nito. What's wrong? Akala ko ba'y... I am not ill. Physically, at least. Alam na nating lahat ang tungkol sa rheumatic heart ko. Clarissa, ano bang... It's 3 days to my wedding, Jake. Natilihan siya. Then his shoulders sagged. We all know that. And you are not supposed to be driving by yourself. Sabi na mga matatanda ay lapitin sa aksidente ang mga ikakasal. You don't believe that, do you? And she smiled really. Pagkatapos ay muli itong nagbuntong hininga. Yung sinabi ko sa iyo nung gabing ihatid mo ako sa bahay, natatandaan mo pa ba yun? Muli ay natigilan siya. Paano niyang malilimutan yun? Ilang araw at gabing yun na nga lang ang laman ng isip niya. Nagagalawan ang mga bagang niya at mataman itong tinitigan. Go home, Clarissa. Ipahinga mo ang katawa at isip mo. Nakataya sa sinabi ko sa iyong kaligayahan nating lahat, Jake. Naningkit ang mga mata niya. Mahigpit niya itong hinawakan sa mga balikat. No, Clarissa. Kaligayahan mo lang ang iniintindi mo. Ginagamit mo ang karamdaman mo para manipulahin ang lahat sa paligid mo. Sinasaktan mo ako, Jake. Padaing itong sabi. And tears pooled in her eyes. Agad niya itong binitiwan. He muttered an oath. Tumingala sa kisa may tinagod ang bato at tumakbang palayo rito. Go home, Clarissa. You are a coward, Jake. You always were. Dahil ang higit na nakakaangat sa kabuhayan si Jake ay pinanatili mo ng inferior ang sarili mo. Hindi makapaniwalang nilingon niya to. Part of it hit home.
Jake and I were more than friends. Sadness crossed her eyes that almost broke his heart. Tulad din namin ni Jake, she whispered painfully. Pagkatapos sumugat ng malalim na hininga ay tinungo ang pinto. Nasa pinto na ito nang lingunin siya. There will never be another chance, Jake. It's now or never. Ilang sandali na itong nakalabas ay nakatitig pa rin siya sa pinto. Nang tumunog ang intercom ay nalulumong inilugmok niya ang sarili sa swivel chair. Papasukin mo na ang kasunod na pasyente, Marie. Nalungkot na wika ng doktor. At dito muna po nagtatapos ang 9 na bahagi ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa huling yugto ng kwento, The Heartbreaker from My Hometown. Pero bago tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!